Yan, good day guys, this is John and welcome to my channel. So ngayon, yan, tagal natin hindi nakapag-vlog, no? Kasi yan, ngayon, pauwi na tayo galing sa office. Yan. Kasi ang schedule ko lang naman ngayon is 11 to 5, yan. Pwede ako umuwi na maaga, pero hindi ako umuwi na maaga. Tinapos ko lang yung shift ko ng buo. Pero at least, di ba, masaya. So ngayon, yan, pauwi na tayo. So ngayon, ang topic natin ngayon is about sa rear disc brake natin. So, update siya. So, yun nga, bali ilang months na rin kasi since nagpakabit ako ng rear disc brake last November. Yan. Hindi ko na sure, pero maganon. End of November. Yun, so ilang buwan na rin, no? So, after mga more than 5 months na rin, di ba? So, yan, yun pa rin gamit natin siya. So, okay na okay pa rin siya hanggang ngayon. Okay na okay pa rin yung ano natin, brake. So, yan, di pa rin nangingitim yung ano natin, mga oil natin sa brake. Yan, di pa rin nangingitim. And then, okay na okay pa rin yung braking system. Pero, syempre, hindi na siya yung katulad dati. Kasi, nung una, sobrang kapit talaga. Yung tipong, ano, pwede kang mag-skid. Nag-skid pa ako nun eh. Kasi, sobrang, ano talaga, sobrang higpit dun sa, ano, dun sa rear ko. Pero, ngayon, yan, okay na okay na siya. Na properly fitted na siya. Then, saktong-sakto na yung mga braking natin. Yan, medyo traffic dito sa Pasay, alam niyo naman. Yan. And then, yan. Okay pa rin siya. Yung harap, di ko na masyado nagagamit. Yan. Di ko na masyado nagagamit. Kasi, hindi mo na kailangan eh. Unless, gusto mo talaga yung magbe-break ka talaga. So, ngayon, sasagutin na natin yung mga question. Mga usually na tinatanong sa YouTube channel natin. So, sasagutin natin yan. Para at least, mabibigyan ko kayo ng feedback, review, at saka sagutin ko na rin yung mga question. So, unang-unang question yan, saan ko raw ito nabili? Yan, itong master brake ko. So, ang master brake natin is yung Forge S1 na RCB. Yan. So, ito siya. Yan. So, yan. Unfortunately, wala nang stock siya doon sa pinagbilang ko sa Shopee. Kaya hindi niyo na siya mahanap. Pero kung gusto niyo pa rin makita, nandun yun sa link doon sa vlog natin ng installation ng rear disc brake. Pero wala na rin siya eh. Wala na siya. Bali, binirik ko siya ng pair. Kasi may nagtatanong sa akin na kung nabili ko ba raw siya ng tag-isa. So, hindi. Nabili ko siya ng pair. Pero kasi may option nga kasi doon. Pwede ka bumili ng left lang or right lang. Ganun. Pero yun, nabili ko siya ng pair. Pero yun, wala nang stock. Okay nga okay siya kasi madami siyang mga function. Katulad na ito, natutupi. And then, na-adjust siya dito. Ito, na-adjust siya. So, okay na okay siya. Doon ko rin nabili yung caliper ko. Yan, yung caliper ko, doon ko rin nabili. So yan, isa sa mga usually na tinatanong sa akin din sa YouTube channel natin if anong caliper daw yung bibilhin. Ang nabili ko kasi yung caliper is yung Mio. Pang Mio siya. So, mali ako doon kasi yung kabitan ng caliper ng pang Mio is medyo maliit. Kaya ang masasuggest ko kung bibili kayo ng caliper na ano, pang Aerox or kaya pang Nmax. Yan. Na pang rear ah. Mas maganda yung pang Nmax na rear. Usually yung dapat bibili nyo. So yan, bali, ang bibili nyo is yung pang Nmax na rear disc brake. Kasi parehas din naman sila ng side. Yan. And then, isa sa mga question pa natin na usually natatanggap. Kung ilang centimeter or millimeter yung disc plate natin. Yan. So yung disc plate natin is ano, ano siya, bowl type ah. Pero yung sukat, hindi ko kabisado. Yan. Honestly, di ko talaga kasi mali din yung nabili kong ano eh. Yung disc plate na bowl type. Kung makikita nyo doon sa last vlog ko, kung napanood nyo yun, may tinabas doon. Kasi nga, masyadong maliit yung ano, disc plate ko. So, anong nangyari? Ang sabi sa akin nung nila JJQ, nanghihinayang silang tabasin. So, ang masasuggest nila, bumili na lang ako ng disc plate. Pero, napag-decisionan ko na tabasin na lang kasi wala na akong time para bumili ng disc plate. So yun, masasuggest ko mas okay
kung bibili kayo ng disc plate, is dalhin niyo yung ano, yung motor niyo mismo sa pagbibilhan niyo, and then dalhin niyo yung ano, swing arm niyo. Yan. Kasi yung swing arm niyo parang isusukat niyo ng ano eh, mas nakakaalam kasi yung pagbibilhan niyo eh. Alam nila yung sukat noon. Then sila na magtatantya noon para mabigay sa inyo. Pero ang bibili niyo, is yung ano ah, yung ball type, yung pang XRM. Yan yung bibili niyo. Tapos yung sukat yun, tansyain nyo na lang. Di ko rin masasabi kasi mali din yung nagawa ko. Pero nagawa ng paraan. Basta magaling yung gumagawa sa machine shop, magagawa lagi ng paraan eh. Katulad yung sa JJQ, grabe ang galing talaga nila. The best. Kung machine shop lang, sila, kabisado nila yung mga sukat. Kaya bilib ako dun eh. So ilalagay ko na lang rin yung link ng JJQ dito sa description natin. Para at least alam nyo na rin. And then yan, kung makikita nyo, ito lang naman yun, yung tingnan nyo, hindi ako nakahawak doon sa ano ko, front brake, dito lang. Kasi hindi ko naman kailangan eh. Then, ang lakas talaga. Hindi ka mag-skid, pero maganda. Para, kala mo, para kang naka-ano eh. Naka-ang tawag dito? ABS. Pero syempre, hindi, iba pa rin yung ABS. Tapos, yung PCX swing arm, yan, yung binili ko. Yung binili ko kasi yan, ang description nun is, modify, ano siya, second brand, and then nakalagay doon modified PCX swing arm. Ayan. Ayan yung nakalagay doon. Ulitin ko ulit ha. Second brand, and then nakalagay doon modified PCX swing arm. Then man, nagtatanong sa akin kung anong model daw. Kung 2016, 2018 na PCX. Walang nakalagay. So, ang sagot ko doon, di ko alam kung pang anong model. Kasi walang nakalagay. And then, pero may napansin ako ah, gusto ko i-confirm, or gusto nyo i-confirm yun na lang rin, yung ano, yung swing arm ng ADB, halos pareha sila na itsura dito sa swing arm ko. O nga legit, pag nakita nyo, observe nyo na lang, isearch nyo yung ano, yung swing arm ng ADB. And then, eto, compare nyo na lang, pero yung sukat, syempre, hindi ko pa natatry, kaya hindi ko rin masasabi. Pero mas maganda kung meron kayong mga kakilalang mas magagaling, i-confirm nyo yun. Kasi, kung pwede gamitin yung PC, ADB na swing arm, edi mas madali na tayo makahanap nun. Kasi sa ano, sa kasa, meron na nun eh. Diba? Mas mura pa. So, mas okay yun. Hindi ko lang, wala pa akong time eh. Tsaka, may napapagtanungan ako, katulad yung dating empleyado sa Honda, na technician din. Tinanong ko siya about doon, hindi niya raw alam. So, tinry ko na rin sa ibang shop, kala Pops Painstall, and then sa iba, hindi rin daw nila alam. So, baka may makakilala kayo na makakasagot sa tanong natin. If ever meron na kayong napagtanungan, please comment down na lang sa baba para at least ma-share natin yun. O kaya, chat nyo ako dun sa Facebook page natin, dun sa Jones TV. And then, pwede natin i-share natin sa mga ka-Honda click natin yun, di ba? Di nakatulong pa tayo. Kasi ako, ginagawa ko, sinishare ko na lang rin yung mga nalalaman ko eh. Basta legit ah. Para tayo dun sa ang tawag dito? False information. Di tayo nagbibigay ng gano'n. Then, ano pa ba yung mga tanong? Yun, isa pa sa mga tanong, mawawala ba yung combi brake? Yes, mawawala yung combi brake kasi pinalitan natin yung ano, yung master brake kasi yung combi brake is nasa ano, konektado siya sa master brake ng ano, stock. So, kung pinalitan mo yung stock ng RCB na ganito, mawawala talaga. And then, may nagsasabi, mas okay daw kung combi brake pa rin siya. Pero ang opinion ko, tsaka opinion ng ibang mga nagmumotor din na matagal, hindi recommended yung combi brake sa naka-rear disc brake. Bakit daw? Kasi nga takaw siya sa skid or sa dulas. Kaya makikita nyo, not sure kung may mga motor na ganun, pero ang mga nakikita kong naka-rear disc brake is well, lahat ng mga naka-rear disc brake na nakita ko ah. So, ibig sabihin, hindi pa lahat. Baka meron akong hindi nakita. Hindi sila naka-combi brake, mga naka-rear disc brake. So, sa tingin ko, hindi talaga recommended yung mga naka-rear disc brake na tapos naka-combi brake ka pa. Parang double na yun, double fill na yun. So, yan, ayun yung mga isa sa mga
common question na natatanggap ko about sa rear disc brake. Ito pa, isa pa sa mga information na pwede ko maibigay. Until now, hindi pa rin ako nagpapalit ng yung brake pad doon sa likod. Until now, usually, depende kasi yun kung lagi kayo gumagamit ng rear disc brake and then harurot preno yung ginagawa nyo, mabilis talaga mapuntod yun. Pero ako kasi naman, tamang lang ako, minor, tapos konting brake, gano'n. Gano'n lang ginagawa ko . So, hindi mabilis mapudpud yung yung brake pads ko. So, i-check natin yan sa next vlog na gagawin natin pag medyo napudpud na. Malalaman nyo naman dyan pag medyo pudpud na . Pag medyo maingay na or nag-squeaky na. Pero mas maganda i-PMS nyo. Kasama na sa PMS nyo yun. So, yun lang naman ang question natin na part 1 dito sa rear disc brake natin. So, kung meron pa kayong mga question, pwede natin gawan ng part 2 yun. And then, kung gusto nyo makita ng close-up kung paano ginawa, pwede nyo i-check sa previous vlog natin. And then, kung gusto nyo pa rin ng ibang request, pwede kayong mag-chat sa Facebook page natin dito sa Jones TV. Yan. Pwede ko ipakita sa inyo or mag-take ako ng video and then send ko sa inyo personally. So yun, before natin end yung video, ayun, shoutout muna sa mga kaibigan natin kaya sa mga sumusuporta. So yan, kala MGS Moto, yan, PJ Moto, and then sa SJ, sa SJC Customs, Pops Paint Stall, kay Uma Parts, and then kung may mga nakalimutan ako, yan, shoutout na lang natin kayo. So yun, I hope nabigyan ko kayo ng idea dito sa mga question and answer natin sa rear disc brake. So yun guys, bali malapit na ako sa bahay. So hanggang dito na lang. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayong updated sa aking vlog. And then please do like and share na rin. So yun, thank you guys. And then see you on my next vlog. Bye-bye!